Hi guys, for today's ganap nga ay napakaaga ko nakatulog kagabi, mga B, 7 PM pa lang ay natulog na ako, kaya ayan, napakaaga ko naman nagising. Actually mga B, 3 AM pa lang ay gising na talaga ako. Kaya ayan mga B, excited lumabas ang person dahil first time kong makalanghap ng sariwang hamog, charif. Hindi nga lang ako ng napakainit na pandesal, kaso mga B, naamoy ko tong mabangong ito. Ito ay tinda ni Ate Wena, kaya ayan, napabili na ako. Balik ko nga ng bahay mga B, nagulat ako sa mama ko dahil nakatayo siya doon, naghuhugas ng pinggan. Diyos ko naman ma. Napangakumumog dyan mga B, at hindi pa din ako naghihilamos. Ang tanging ginawa ko lang pagagising ko ay uminom ng tubig. Bahala kayo dyan, hindi nyo naman maaamot. Napakasarap din talaga sa pakiramdam ang magising ng ganito kaaga mga B. Ang maririnig mo lang ay mga huni ng ibon. Ay, BAM pa nga lang yan mga B. At talaga namang napakasarap kumain ng almusal, lalo na kung ganito kasarap ang kinakain. Diyos ko mga B, mapapatank you Lord ka na lang talaga, kasi pagising mo pa lang sa umaga, isa na yun sa pinakamalaking blessing na matatanggap mo pagkagising mo. Pagkatapos ko ang kumain mga B, naligo na ako para makabili na ako ng ulam sa labas. Andyan nga ako kay nanay, lagi nabili ng mga sangka para sa aking lulutuing ulam. Ito naman kila Ate Jika, ako nabili ng manok o isda pag hindi ako nakakapunta ng palengke. Dito lang din yan sa amin. Tapos ko naman dyan mga B, dumaan na ako ng dali para bumili ng oatmeal at tinapay ni Sabrina dahil nga palaging gutom yung anak ko na yorn. Mga binili din ako essential mga B, pero hindi ko na binidyohan. At pag-uwi ko nga ng bahay mga B, agad-agad ako nagsaing. Katapos ko naman magsaing mga B, nagmarinate naman ako ng ulam namin para sa tanghalian. Diba napakadami kong gawain sa buhay, hindi na babakante, busy person yorn. Pag nagmamarinate nga ako mga B, nang hinayang ako dito sa baho namin, kaya ayang gagawa natin ng paraan para makain. Chineko naman mga B, at okay pa naman. Naniniwala din kasi ako mga B na bawal magtapon ng pagkain dahil lalayo ang blessings. In fairness ha mga B, maganda yung nabiling bigas ng tatay ko, mabuhaghag siya pag sinangag. Aminin nyo mga B, napakasarap naman talaga ng ganitong almusal sa umaga, lalo na kung may kapartner na kape, kapeng kaya kang ipaglaban. Saturday nga mga B, I work from home si pare mo Jeff, kaya ayan, pinaganda ko muna siya ng almusal. Ay, maalaga naman pala ang person. Siyempre naman mga B, dapat inaalagaan din natin minsan yung mga jowa natin. Hindi dapat puro pagtotoyo ang ginagawa natin. Malay mo mag-propose na, 'di ba? Ay, charis. Kaya mga B, baka naman ma-pressure si pare mo Jeff, baka imbis na pakasalan ako sa katiko niya. Ayun nga mga B, gising na dyan si pare mo Jeff, kasi nga maaga din siya gawa ng may work. Pero sa totoo lang mga B, hindi talaga nakain si pare mo Jeff ng almusal sa umaga. Depende na lang kung hahandaan ko. Mapagpanggap kasi ako eh, charis. Tapos ko magluto ng almusal mga B, ay ayan, maghahanda naman ako ng para sa tanghalian namin. Ginayat-gayat ko na yung mga rekado para sa aking lulutuing ulam, at hulaan niyo kung ano to. Wala tamang sagot mga B, pero ang pinakamaaliw na sagot ay may 50 pesos na loan. Totoo lang mga B, kaya tuwang-tuwa ako nung nagising ako ng maaga dahil first time ko na lang ulit maranasan na magising ng ganung kaaga. Ano ba naman mga B, napakahirap kong makatulog sa gabi. Yung tipo nakahiga ka, nakapikit ka, pero ang diwa mo ay gising na gising. Diyos ko. Sinubukan ko talagang maaga matulog mga B para maaga ako magising. Gawa na nagpa-practice ako dahil mag-i-schooling na nga ang aking bebe girl. Pero sa totoo lang no mga B, napakasarap talaga magising na maaga dahil napakarami mong pwedeng magawa. Kaya mga B, go for the go tayo sa pagbabago ng ating daily routine. Para din pag-start na ng school ni Sabrina mga B, ay hindi na tayo mahirapan sa paggising. Alam ko nga din kasi mga B, September pa ang pasukan ng mga chikiting natin, pero August pa lang. Nakatuwa nga din talaga mga B, kasi parang kailan lang nung hinehele ko pa si Sabrina, ngayon ay hihahatid ko na sa school. Panigurado madadagdagan na naman ang mga gawain bahay natin, at sobrang magiging busy na naman tayo sa mga darating na buwan. Dahil nga nuknukan tayo ng kadaldalan mga B, hindi nyo na napansin na malapit na tayo matapos sa ating niluluto. O mga B, subukan mo itong lutuin sa pamilya mo, at talaga namang taob lahat ng kaldero nyo. Napakasarap naman di talaga ng ganitong klase ng luto ng toyo sa manok mga B, at talaga namang mauubos ang sinain. Mga B, kain tayo. Maraming salamat sa panonood. Until next vlog, bye!